same sila ng ugali, tapos pag nagchikahan naman sila ng about seryoso, eh, wow, nakikinig ako sa Chicago lang. Grabe sila magchikahan. Yun yung na, isa sa napansin ko. Tapos, alam mo yung, kasi si Barbie, akala niyo na parang mahinhin siya, tahimik siya, ganyan. Pero, meron din siyang side na kwela. Talagang mapagbiro si Barbie. Tapos si David din, ganon. May mga, alam mo yung same sila ng ugali. Tapos pag nagchikahan naman sila ng about seryoso, eh, wow, nakikinig ako sa Chicago lang. Na, parang narinig ko lang minsan na nag-usap sila ng seryoso, malalim, nagkakasundo talaga sila sa kung ano man ang, kung mag-open sila, pareho silang matalino na tao, kaya kaya nilang pag-usapan kahit ano. Ito talaga parang medyo nadala ko pa rin kahit papano. Isa, kasi after nun, nag-guest din ako sa Pepito Manaloto, yung role ko naman dun is iba naman, iba yung character. So dito naman, sa daigay ng lola ko, sabi ko, hindi ko pwedeng parang iisa lang ang gagawin ko. Baka madala ko na naman ulit yung, alam mo yung, masyado kaming nasanay nun na mahinhin magsalita, yung tawa namin, ganito. So, nilagyan ko siya ng ibang, ibang atake pa yung character ko dito sa daigay ng lola ko. Para lang, ma-separate ng talagang ibang-iba siya. Contrast talaga siya dun sa kung ano yung character namin sa Marie Claire at Ibarra. Iba rin dito. So, isa yon. Kung meron man dyan mga nanonood ng Daigay ng Lola ko, alam nila kung ano yung tinutukoy ko sa ibang-iba.